Amin. At sumainin. Ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang
araw. Kung man nangabili akong buhay, ay nakabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili sa buhay at makakasama ninyo upang matuloy kayong mapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung nakagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong puburihin si Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking pinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paano iyong batis ang hanap ng isa-isa, gayon hinahanap ang Diyos ng buhaw ko kaluha. Aking pinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nanalo ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kaya maaari sa harap mo ay tumamba. Aking pinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Papunta sa templo ng Diyos, ako ang siyang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Aking pinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Malapit pa lang sa gitna ang hangin.
at yung pukso, km/h. Pag kayo nananap po sa senior ng 70, ang mukha niyo lumabas na sa akin, x/140, eh magiging 185. Eh pag bumukso, tanggal ang mga pelupa ng mga may pelupa. Kaya mukha naman ang Cavite sa puno ay hindi kasama sa binabanggit na nalawigan na nadaan. Nasa Quezon, Laguna, Lico, Central Luzon, Northern Luzon, pero pakakalakan natin ang Metro Manila. Kaya kahit ang piyas, matapas. So maghanda po tayo na marinawa, eh, sumala ang forecast ng Weather Bureau at hindi na yun kung hindi man sumala umina at babatukin natin at babagyuhin ang langit sa paralasan natin ng Santo Rosario. Kayo makapagdasal na, kayo naman makapagdasal na ako, pero tumitutoy ang tatlata. Ahalang naninawa sa pagdarasal natin, eh nakapagdasal natin ang Panginoon, lalo ng ating mahal na ina. Hihingi na rin natin ang himala kay Reverend Father Michael McGivney na naghimala. Kaya siya'y nabigyan na ng go signal, green signal, kasi through the intercession of Father McGivney ay tumanong ang isang wala ng pag-asang may sakit na Down syndrome na sinasabi hindi na magtatagal ang buhay ng bata. Pero as of this moment, according to the video, eh, 5 years old na yung bata. So nagkaroon tuloy ng ring signal na siya ay pabinang blessed, mabiyatified. Si Maria ay isang mapagkaningang ina. Kaya naman sa pamamagitan niya, ang mga karamihan sa naging santo, iba ang relasyon at inabot na paitang ng kanilang ugnayan kay Maria. Baka nga lahat halos sila sa pagdarasal ng Santo Rosario at nalapitan kay Maria, ganoon na lang. Ganoon na lang ang kanilang naging kalapitan kay Maria kung kaya't nanatili ang kanilang buhay na unti-unti na bago. Patungo sa isang mabuting tao na hindi na ngayon pangkaraniwan. Sa pangkaraniwan kung kaya't sila'y umanto sa pagiging santo at santa. Marahil, itong si Mag-Gibli na isang pari, isinilang isang immigranting pamilya na nag-migrate sa US noong 19th century, 1852. Naroon ay minority ang Katoliko. Naging pari sa edad na 25 at tinitingnan ng mga Katoliko doon na ang secondary citizen at mahihirap ang mga Katoliko doon. Nang ma-ordain siya sa edad na 25, hindi nagdaan ng taon na itatag niya ang Knights of Columbus. At sa pagkakatatag niya sa Knights of Columbus, unti-unti nagdiwanag ang buhay ng mga Katoliko Kristiyano sa Amerika. Ang kanilang naging motto
Faith in action. Napakahalagang motto. Faith in action. And they need the value of the gospel. Unity, charity, and fraternity. At ang kanilang mission, tulungan pag-ala ang pananampalataya ng lahat ng Kristiyano. At ganun na lang, pinakikita nila na ang isang mabuting Katoliko ay pwedeng maging dakilang Amerikano o Amerikana. At ang sinusunod nila ay ang dalawang napakahalagang puntos ng Panginoong Jesus. To love God with all our heart, mind, soul, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. Sa ngayon, ang Knights of Columbus ang may pinakamaraming miyembro sa buong mundo sa pinapraternal society. At ano ang mga ginagawa nila? Dahil faith in action, sila'y nagbibigay ng donasyon, 175 million na mga financial support sa iba't ibang mga natangan ng pamumuhay at pangangailangan ng tao. Tumutulong sila sa pagpapaaral ng mga seminarista. Tumutulong sila sa paghubog ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Pinalalangin nila ang kahalagahan ng pagiging mabuting ama sa kanilang pamilya at mabuting kapwa lalo tigil sa nangangailangan. Sinusuportahan nila ang simbahan sa pagpipinulasyon sa Vatican at may special pati ng donasyon itinungkustos sa charitable program direct sa Santo Papa. At kanilang higit na pinato ang puso ng mga Amerikano-Amerikana sa mabuting pagkatao. Yun ang amba ng Naisipo. At ngayon na, hindi ito basta akabot ni Reverend Father Makiti ng ganun na lamang. Siyempre, kami ng kapalit, may special din puso kay Maria. Kaya sa presentation sa video, hindi nawawala ang rosaryo. Dahil ang rosaryo ay isang salaysay ng mga yugto ng buhay ng Panginoong Jesus na kung paano nihilayan ang iba't ibang misteryo, tuwa, hapis, liwanag, at tubalhati para ka nang nakilakbay sa buhay ni Jesus kasama si Maria. Paano ka hindi magiging mabuting tao kung lagi mo yung ginagawa sa araw-araw. Nakiging kaisa ka natin sa naglalakbay na gulitan ng pananampalataya kapag nagdarasal ng Santo Rosario. Kaya naman sa Santo Rosario ay hindi basta prayer. This prayer of praying, of rosary, should be asked to an intensified faith, mas malalim na pananalig. And this intensified faith should move us to action, katulad ni Reverend Father Michael Baptist. Kayo po ba nakakabot na doon
naman unti-unti, hindi naman tayo basta magiging santo o santa. Actually, mayroon mo lang tingin na nakilala si Father Michael McGinley. Ngayon siya ay PBA-85. Lokos ng mga Knights of Columbus. Pero ngayon, iba na ang kanyang estado. Mainam na malaman din po natin. Parang si Carlos na isang kabataan na hindi naman natin kilala. Na kailan lang ay na-preatify din para maging gabay na ang mga kabataan na ang kagaling ng nakatali sa teknolohiya ay nagagamit pala bilang biyaya ng Diyos sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Kinakaraman siya ng mga kabataan na hindi pala lahat ay walang kinalaman at walang pakialam sa mundo. Si Carlos ay isang nakikialam sa mabuting pamamaraan sa mundo upang ito'y maging mabuti. Yan man ang kamang po sa ating lahat habang tayo ay patuloy na naglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Dahil hindi natin ngayong pahalagahan ang pagdarasal ng Santo Rosario. Alam ko siya sa napakatingkad kong ilang santo na talagang mahal na mahal ang Rosario ay si Pope John Paul II. Ang pictyo niya namin lang nito ng Rosario at kami ng Fatima. Fatima natin dyan. Kaya nang kanina sana eh. Doon ako mag-Rosario ng madaling araw at ang takot na mamusoko. Hindi madaling na. Nag-try ka lang ito ng tender. Isa naman, pag napag-dapagod ka, eh nakakatulog ka na. Nakatapag ka lang sa sumasampalataya. Eh para ka nang hinehele sa kandungan ni Abraham. Kaya mahalaga, hawak natin ang Rosario habang nagtutunog. Ang Rosario nasa ilalim ng ating una. At pagkisig sa umaga, hawak na natin ang Panginoon. Parang nakakonek agad tayo kay Maria. Hindi ba napakaganda yung pagkisig mo pa lang sa umaga? Hawak-hawak mo na ang Panginoon. That's the Rosario. Even without saying anything, no? Kahit walang prayer, pag-gising sa mga hawak mo agad yun. Para pa lang nasa yung lagang katapit ng Panginoon. Siguro ganyan ang mga santo. Siguro ganyan ang mga santa. Kaya inaabot na ang estado na ang kanilang pananalig ay talagang nakikita sa aksyon. So, ito po ang ating tinitingnan ngayon, pinahahalagahan natin ang kahalagahan ng darasal ng Rosario at si Jesus ay lagi natin nakakasama to. At higit natin nakikilala si Maria at ang pagpapalagahan sa Panginoon. At ating tingin panalangin na ating pamagiging miyembro ng Knights of Columbus at sa pamamagitan na rin ang kasalukuyang miyembro, makahigayan sila ng karagdagang kapatid sa pamamagitan hindi ng salita kundi sa ipinakikita nilang pagpapitulong mabuti sa kapwa. May tanong po ako sa inyo. Sino makapagbibigay sa amin ng isang bahagi ng litanya sa Rosario? Bibigyan po ngayon ng Rosario. O takay nito, takas ang kamay. Isang litanya na. Tori ni David, Tori Gani, bakit kami ng toto. Sige, sino makapagsasalita? Di ba kayong maabot sa litanya? Takas ang kamay. Okay, brother. Ano? Anong litanya? Isa lang.
Tatlo na lang.
Ano ang unang dinarasan sa unang-unang sa Santo Rosario? Hindi, dapat ay siya kamatakot pa sa kanilang bahan. O, dalawa na lang. Dalawa na lang. Ano yung tanugan yung digma na nanalo sila na nagdarasal ng Santo Rosario? Sa iba na, nasagot na, eh paano ito? Pagbigay kayo ng isang dogma ni Maria. O kaya sasagot na, isang dogma ni Maria. Dalawa. Ay meron na eh. Kuya Omi. Meron. Isang dogma ni Maria. Periodic. Immaculate Conception, December 8. Another one ay Assumption, another one ay Mary, Mother of God, at Theotokos. Lalatili na lang siya. Ano ba ang pinag-asig ng tanong kay Maria? Saan siya saan natagpuan ni Maria si Jesus kung siya ay naming dalawang taon na naman? Okay, so palakpakan natin ang mga tumanggap sa bilang ng mga sari. Ngayon ay kung marami na kayong sari o kayong mga tumanggap, pamigay nyo na lang. Ngayon kung kayo nang paliwala, hindi talagang siguridaan yan para sa inyo. So hangin na ba ang maliit patuloy na magbigay inspirasyon sa atin? Kayo'y din ang buhay ni Reverend Father Michael McKinney upang sa gayon tayo yumabong ating patapag. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos abang nasa langit upang matupad ang aming pagpunan at pagdidikod mula sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Sa bawat panalangin ng ating pungitutugod, Ama, ibigay mo sa amin ang iwan ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang iwan ng iyong anak. Ang bilang simbahan ay naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para magdikod sa kapwa na may pagmamahal na hindi tinitingnan ang sarili, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang iwa ng Panginoon. Ang mga nasa pampublikong tungkulin na way ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang iwa ng inyong anak. Atin nawang may pakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng inyong anak. Ang mga may sakit, ang mga matatanda, na may tumanggap ng kalinga at pagala mula sa ilang mga kapamilya, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng inyong anak. Iyong mga naunang namitisan sa mundong ito,
naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang iwan ng inyong anak. Pahayag po natin ngayon sa katahimikan ng ating sarili ng pananalangin. Panginoon namin Diyos, hindi madali ang tumulo sa pako, lalo na mabigat itong gawin. Magpapunawa kami ni Jesus na nagtanan sa kanimang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas ng bawat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng malusunod. Para sa anibersary ng kasal ni Apoy Pabere, Mark Gerby Nestro, para sa parawang panang, Jelay at Gerald at Romohika, Marie Chris at Joey Tasmaga, Phil Monica at Panilla, Vienen Yoni Monica, Roberto Pedro at Pamilya, Felipe Ponce Senior at Pamilya, Carlos Solera at Pamilya, Mayor Andrew Ernie, para sa parawan ni Sebi Caldona noong October 27, Knights of Columbus, Mark Rodillo, Father Vera, Vera and Pauline Vivas, Jose Farias, Ante Romasanta, Willie Mojica, Manuel Gumbal, Amor and Annie and Family, Mr. and Mrs. Amado Lermado, Naldo at Tess Fernando at Pamilya. Para din sa kahilingan ng mga tumutunod, Lita Domingo at mga anak, Brother Dodi Mapigis, Ben Arnevevo at Pamilya. Para din sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga sumusunod, Joven Domingo at Natay Jo Ortega, pati sa lahat ng kaluluwa sa Purgatorio. Pasasalamat kami po para sa kalawan, kakapos ni na Alison Manduka at Mrs. Montana. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdanin sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Purihan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampay ng binabalan. Manaming likha, gawin mo ang mga alay na aming hain ang siyang paghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo na aming ginagunita sa mga banal na misteryo. Bilang katapagina, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Dahil sa Diyos sa iyong puso ng pagdiba. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tuning ang matatap na ito ay aming pasalamatan. Kayong aming ipinagdiriwang, Kapwa Maria, na buwan ng Rosario. Bukod mo pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na pinding totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isuko mo siya bilang aking Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritu Banal, ang Birhing Maria na ingin ang tunay ng iyong anak na kanyang isinina bilang iwala nito sa libunan. Kaya kay San mga anghel, inisipapit ng pahuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagpunti sa iyong kadatidang. Santo, 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 Thank you.
banal itong kupan ng kanang kabanalan ng Espiritu ko, makita rin yung Espiritu ng Pilipong Banal ng mga kalupog sa ito. Umapapak sa aming maging katawan at suko ng aming Panginoong Jesus Christ. Bago niya, pinakik siyang usang loob na maging handog. Hinawa kanya, tinapan, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ninyo. Niyapon sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na inamalo para sa inyo. Hindi naman matapos ang kapunan ng ginawa kanyang kalis kundi kanyang pinasalaman. Iniabot yung kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipa. Ang aking dugo ay uubos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sinasamo namin kaming pagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama ng aming munyo simba, nagkanap sa buong dignig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at nirinando na aming Bispo at ang tagalawayan. Alalahanin mo rin mga kapatid na na may pag-asang sila'y muling mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga buhat. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Paawaan mo pag-indapatin kaming lahat ng pagsalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang pabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa taigdig ng palugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na walang ng pagkukuri sa iyong kararagan sa pamamagitan ng iyong anak na ang Panginoong Jesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangalang papuri ay sa iyo, Diyos namang kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
Kandungan
Inihahayag namin ang pagkabakit pagpapuhay na nalangong banal. Kaming nakikig siya sa kanyang tinitisis, ay malapatin mo makasama sa kasiyahan na bawat at kaluwalhatian sa namin. Sa pamakitan niya, pasapan sa Espiritu Santo, magpasawala mo ng ganon. Amen. Ang pananangin at sa mga mahal nating Diyos. Makapangyarihan Diyos at aming Panginoon, pinatatag mo kami sa pamamagitan ng mahiwagang pagliligtas ni Kristo sa ang muling pagpapuhay ng lumanap na si Jesus ay tanda ng aming kaluwalhatian at pagiging bayang hilirang. Yung kaawaan ng mga yuma na nilimanaya na sa mga bagay ng tukap na makapiling sana nila ang anghel at banal sa buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangin ka sa pinangalan mo. Mapasalangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo at matalupa para ng tanang. Bigyan mo kami ngayon ng aniwakan ng araw-araw. Pagkawain mo kami sa aming mga sala, para ng pagpaparawat natin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ipag kami sa lahat ng mga sala. So, bukas po, takto po ang aking isa, marinawa kayo bago tumating si Paray Gohol. Nakatapos na tayo ng tatlong misa sa umaga. Ang balita dating niya ay gabi bukas sa aking parabi. So, meaning,
may problema kung sakaling pag-putin yung projection o forecast, yung Monday ay maaaring kasagsag ang dinamdan. At saka ng pagdating ng Monday, kumaring Shionin o Shionin. Dating din po yan eh. So, but you better pray na sana ay bago sila magdating at ay nakapunta na tayo sa misa. Kaya panawag na po ako sa lahat na nakikinig, mas magandang sumimba na kayo ng maaga. No, ng 6 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m. At sa gayon, yung ating magiging mga susunod na activity, Monday, eh, at least nakasimba na ng Sunday. Pero kung tapong kita, umimisa pa rin po tayo ng Monday, 8 a.m. Hopefully, ganito pa po ang problema, pero malabo na siguro niya. Okay, so si Reverend Father McGibney ay i-verify na yun. Di ba na po ang oras niyo? Ano ba? Okay, bahay po kasi hingin na lang natin ang ating magkakilingan sa kanyang pamamagitan. Yamang siya ay mabibiyakin pa rin natin. At yung ating mga panginigan na pagkakita niya ay ating di matanggap. Pahalagahan ang rosaryo, magkibahagin ng ating buhay. Hindi mo mahalaga sa ulo, pero masasawin niyo kung araw-araw kayo nagdadasal. Yun po'y nasa ulo ko, 8-6. Kasi ang kalimlangan mo ang 3-6, pamimigsang sa makakagandang ni Kristo, lahat ng miyembro ng mga bata kami, ay ginagawang leader, prayer leader. Dahil kinakataraw, at isang lalo, araw-araw ang ginawa ng Diyos, dahil kinipangkaki sa amin, sa mga bahay-bahay. Kaya kami gusto namin na nila doon, at ipagkaki din araw-araw. So, sa ulo, pati nga ni Tanya, eh. Pati ni Tanya, sa ulo, grade 6. Baka kayo may mga anak, maganda yung mga bata sa ulo na nila ang Rosario. May dagdag niya sa diwana. Noong araw din namin, wala pang diwana din. Kaya may tapa ako ninyo alam, bata pa ay matutunan ng Parasal Santo Rosario. Nakatutulong po yan ng pagpapanahin ng ating pananampalataya kay Kristo at paglapit naman namin kay Kristo. Magsitayo. Wala kayo announcement? Nights, ay yung Santo Rosario. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagalay kayo lahat ang mapapangyari ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, ay pred things kay Pagalis ang pag-inig at kapayapahan ni Kristo. Salamat sa Diyos.